Hello everyone, namiss niyo ako. Anyway, this is Kasumi Blog TV. And welcome back again to another blog. So, this time, pag-usapan po naman natin kung paano ka magre-react na one day yung pinakamamahal mong ex ay accidentally nakasakay mo or nasalubong mo. So, if you are interested, tunghayin nyo ang another kilig or nakakalungkot na story sent by Real Love Stories ni Kazumi. So, pag-usapan po natin kung paano ka magre-react sa pinakamamahal mong ex na one day, all of the sudden, nakasakay mo sa bus or sa jeep. For me, kung tatanungin niyo ako, but anyway, welcome back to Kazumi Love Podcasting, kung saan kikiligin ka, may in love, malulungkot, matutuwa, taken ka man, or may jowa, dito lang yan, sa Kazumi Love Podcasting. So, for today's episode, pag-usapan natin directly, how would you react after 3 years, na-meet mo yung ex mo. As in, na-meet mo after 3 years sa breakup. Paano kaya ang gagawin mo? Paano kaya ang reaction mo? One day, nangyari nga ang hindi naasahan. So, mga netizens, mga bestie ko, sa akin, sagot ko, syempre, una niya akong babatiin, di ba? Yung lalaking mati niya kasi nakita niya ako. Ako naman, dead makels lang ako. Pakialam ko, di ba? Yung bang yung ex mo naka-move on ka na, naka-move on na, tapos ikaw in pain pa rin. Yung para bang I'm okay, ganun lang. Okay lang. Yung bang tangina to, ba't kinakausap niya ako? Kalang ano, yung parang walang nangyari, ganun. Diba? Napakasad naman. Yun. Ako, syempre, pretending kunwari ako na ano, I'm okay, pero deep inside, shit, tangina o. Bakit niya ba ako kinakamusta, diba? Kala mo, ano, walang nangyari, as if, pretending na, everything is okay after 3 years. Ganun-ganun lang yun. Kadali. Diba? But anyway, ganun na nga ang nangyari. Nakasalubo mo yung ex mo or nakasakay mo sa bus. Pero totally reaction is pretending to be okay kahit hindi man okay. Kasi ang lalaki kasi mabilis makamove on yun eh. Ang mga babae kasi, lalo na pag minahal mong isang tao ng sobra-sobra, mapapatanong ka eh, bakit? Ano bang kulang? Saan ka ba nagkulang? Or nanobra ka, kaya ka iniwan? Or sabihin natin, sa umpisa lang magaling sila? Sa umpisa lang okay? Sa umpisa lang ginagawa ang lahat? Kasi yung mga ex eh, ginagawa ang lahat. Lahat-lahat binibigay. Pero, ang bottom line, iiwanan ka pa rin eh. Diba? Napakasakit nun. Yung sasabihin na, masyado kang mabait para saktan kita. Tangina oh. Sobrang sakit. Alam nyo yun? Sobra-sobra. Yung parang dinidikdik ka na.
O, di ba? So, sabihin natin na, no, may mga tao talagang, totoo ba yun? Yung may mga tao na fall out of love? Yung sasabihin, nagising ka one day, na hindi ka na mahal, hindi mo na siya mahal, may ganun bang bagay? Shit. Kasi nangyari yan eh. So, sa kwentong ito, ito yung nangyari sa letter sender natin. Matagal na sila. They're gonna marry soon. They've been together for 1.5 years. Anyway, this is a real heartbreaking story. Nangyari po dito sa Kuwait. Way back 2016. Both are working in the restaurant. As in, hindi mo masasabing magloloko yung lalaki. Kasi nga, alam mo, binigay niya ang lahat-lahat na ikakasaya ni ate girl. Birthday, special occasion, Christmas, even mag-grocery sila, bibilan siya ng mga gift, even na yung bang ano lang, ano mga gusto, yung ganun. Tapos, during day off, lalabas sila, kakain, tapos there's such time na mag-aantayan pa kasi both are working in the restaurant and at the same time both are laging closing. So me at di pa nga ang tawagan nila eh. So sweet, diba? What makes sad sa kwento na to is tangin na oh, parang ako nasasaktan eh. Okay na sana eh. They get their certificate of marriage in Philippines. They're gonna marry soon. Lahat-lahat. Si lalaki ang magluluto. Si babae ang maglalaba. In short, give and take sila. Akala mo yung tumagal ng almost 2 years. Ang relationship nila. Okay sana sila. Happy. Lahat. Napaka-caring. Napaka-mabait na tao. Kumbaga, napaka-maalalahanin. Galante. Pogi, in short. Matangkad siya. Maganda yung katawan. Paano pa nga eh. Yung picture out niyo po si Wowie de Guzman. Yun po ang hitsura ni Guy. At saka si ate girl, maganda naman siya kung totoo, since you know, the character of Filipino, mahaba buhok, slim, kasi nga ano siya, bagong salta lang ng Kuwait. Hindi ka taasan and sobrang bait din, maalalahanin, lahat binigibigay din niya sa partner niya. So, makalipas ang how many years? 1.5 years. But they've been together. November. It was 2016. Nung sinabi ni Guy na, alam mo, masyado kang mabait para saktan ko. Hindi ka worth it para sa akin. Maghiwalay na tayo. Aray ko. Yung sasabi, maghiwalay na tayo. Ang sakit, di ba? Masyado mo akong mahal para saktan kita. Bado, ano kayo mararamdaman nyo pag gano'n, no? Alam mo, nung nangyari yun, hindi si ate girl makamove on. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, bakit? Sabi ni Guy, hindi na kita mahal. Pag-gising ko ng umaga, hindi na kita mahal. Ganun lang. Tangina oh. So simple, hindi mo na ako mahal. Ganun? Pwede ba yun? Di ba? Nakakasakit ng damdamin, ha? Kayo mga lalaki, ha? May mga pagganyan-ganyan pa kayo. Hindi ko na kayo mahal. Pagkatapos yung gulo ng buhay namin. Ganon.
Oh, ayan. So, ano maging reaction niya, ti girl? Eh, di syempre, hindi matanggap-tanggap. Kasi, yung guy kasi, alam niyo, hindi ka maniniwala na iiwanan niya si ate girl. Alam niyo kung bakit? All package na kasi si guy. Kulang na nga lang kasal nila, diba? Yung bang binigay niya ang lahat to fall in love with the ate girl. Lahat-lahat, hindi mo sasabihin na magloloko. Tapos one day, sasabihin niyang maghiwalay na kayo. Maghiwalay na tayo. Kasi hindi na kita mahal. Tangina, oh. Mapapatangina ka talaga. Bad words. Sorry, ha. Hindi kasi ako pabor sa mga sasabihin nagising ako sa umaga, hindi na kita mahal. Ano? Unless, isa lang ang alam ko. Kasi bakit? Itong si ate girl at si guy, magkasama nga sila ng bahay, diba? Ikakasal na sila. So, itong lalaki nang hingi ng space kay ate girl. So, ibig sabihin, November pa lang, nang hingi ng space si guy. Bumalik siya sa accommodation habang si ate girl nasa flat. Yung pala, doon na nag-start. Madalang na mag-usap, madalang nang mag-chat, tsaka pag tumatawag si ate girl, busy yung linya, yun ang palang pag-umpisa. Kasi nga, sabi niya, hindi na kita mahal. Ang hindi kinakatamahal, may mahal na pala siyang iba. Diba? Sakit. Alam mo, naawa ko kay ate girl. Kasi nga, mapapatanong ka eh. Binigay mo na ang lahat. Alam niyo naman, diba mga netizens, kung paano magmahal ang isang Pilipino or Pinay. Pati kaluluwa nga, binigay na eh. Para mag-work out lang ang relationship niyong dalawa. Diba? Ang pag-ibig kasi eh, parang flowers yan. Flowers? Oh, isasabihin ako sa inyo, may share ako. Ito lang mga netizens, especially mga lalaki. Huwag na huwag niyong bipitasin ang bulaklak kung hindi niyo naman kayang diligan or hindi niyo kayang alagaan. Okay? Okay. Kasi, kaming mga girl lalo, nananahimik ang buhay namin eh. Tapos guguluhin nyo. Papaibigin nyo. Lahat ibibigay. Lahat gagawin. O, na-fall out of love na. O, na. Paibig na, I mean. Tapos, okay na lahat-lahat. Magpapakasal na kayo. Kasi nga, swak nga, diba? Kayo na, as in kayo na. Ang nangyari, hindi pala. Diba? Na-fall out of love. Diba? Ang sakit. Alam mo, parang nadudurog ang puso ko sa kwento. Kasi si ate girl, niwala kayo sa hindi. 72 hours, wala siyang tulog. Sa kakaiyak, umiinom. Timing si ate girl, nagbakasyon nun sa work. So, may oras siyang magngangalngal. May oras siyang mag-i-emote. Ay, sakit ng heart ko sa kakakwento. Hirap ano, pag ganun. Hindi mo alam na yung pinakamamahal mong tao, siya palang sasakat, ang sasakal at magiging pasan mo. Diba? Lesson learned. Sa isang relasyon,
So, ang relasyon, dapat hindi mo ginagawang mundo yung jowa mo or yung partner mo. Take note, you have the 80-20 rule para in the end, hindi ka masyadong masaktan. Meaning to say, magtira ka ng 20% sa sarili mo. O sabihin natin yung pagmamahal mo 80, 20% sa sarili mo. Pag nangyari yon, hindi ka masyadong durog na durog. Oo, sa una, mahirap mag-move on. Pero masasanay ka din. Para maka-move on ng bonggam-bongga, mabilis lang. O mabilis lang, oh. Hindi ko kasi alam ang nangyayari sa kwento nila. Or hindi ko kasi feel. Or hindi ako nasa sitwasyon. Kaya sinasabi kong mabilis lang mag-move on. But anyway, advice ko lang, ate girl, ha? Next time, 80-20 rule. Huwag mo ibuhos ang pagmamahal mo para hindi ka, ha? At di masyado masaktan. Okay? Ang sana, one day, makahanap ka ng taong magmamahal ng totoo sa'yo. And sana one day, huwag agad-agad may in love, ha? Dapat check background muna. Kilatisin muna. Kasi hindi lahat okay. Hindi lahat pwede. Lalo na ngayon. Diba? Sabihin natin, magtatanong ka sa sarili mo, bakit? Anong kulang? Bakit niya ginawa yun sa'yo? Walang kulang, ate girl. Sumobra ka lang ng pagmamahal. Si Guy, hindi lang talaga marunong makontento. Diba? Hindi marunong makontento. Kaya naghanap siya ng iba. Anyway, thank you for listening. And sana napulutan niyo po ng aral ang kwentong ito sa mga taong two-timer, sa mga taong hindi marunong makontento. Please naman, pakiusap. Kung hindi niyo kayang panindigan ang relationship niyo, or hindi nyo kayang panindigan mga promise nyo, don't. Huwag nang paasa. Kasi, mahirap ang masaktan. Mahirap magtiwala. Okay? This is Gazumil, Love Podcasting, Your Real Love Stories. You can hit me up in my messenger, Gazumi Perez. Any comments, suggestion, or kung anumang gusto nyong ipagawa, please comment lang po. At sa mga makakabasa nito or makakapanood nito, comment your reaction kung anong gagawin mo sa ex mo in case nakasalubong siya or binati ka or nagkasakay kayo or saan man. Or nag-meet kayo, ganun. Comment lang po sa comment section. And for those na hindi pa po nagsusubscribe, baka naman, isang subscribe lang po. Paki-like at share na rin sa video na to para updated po kayo at sana po napulutan po ng aral ang kwentong ito. So, take care always, wherever you are. So, sending love always from Kuwait. Ciao! And this is again Kazumi Blog TV, your love foodcaster. Bye everyone! Stay palagi, stay safe, and stay safe. God bless you!